Pero ang difference kasi, for Onik, yung Nathan nila is ginamit nila before as support. Yeah. Pero sa next play, jungler. Jungler at gold lane. Yes. Pwedeng mataas ang pagkuha dito ng Nathan. Pwede rin magkaroon ng emphasis sa Nathan pick. Kahit yung Tam's pick, napaka-similar din. I like it na nakita natin yun sa ating trivia. Magiging interesting yung draft, for sure, nito dalawang opponent. And it's also interesting what the teams have to say about their finals matchup for today. Nakausap natin ang dalawang koponan mula sa NXPE at mula sa Onik. Panoorin natin to. Kailangan namin gawin para manalo is disiplina lang tsaka focus. And mainig lang kala Sir Midnight tsaka kay Coach Chico. Tiwala lang sa draft. Tingin ko talaga yung laban namin sa next release. Tingin ko ibang iba sa mangyayari ngayong playoffs. Para sa akin, pag si RNG lumalaro, lumalakas din sa H2 pati yung iba niyang ka-team. Kyrie of Onik Philippines. From the future now called the present, he could be the best jungler in the Philippines. Importante si Kyrie sa Onik kasi yung madami siyang hero pool sa disiplina po. Tsaka mga objectives na rin po siya. Hindi na po siya puro kill ganun. Pero pag-aandaan po namin yung si Kyrie. Siguro para sa akin isa sa mga stagnage to yung parang kalkulado niya yung pagpatay yung pag-asim. Pero may mga time talaga na ibabag yung asim sa sitwasyon ng laro. Hindi naman sekreto sa karamihan na pag sa MPL Philippines, narinig mo yung salitang H2 na maisip mo agad, assassins. H2 is gonna have to use more heroes. H2 is gonna be all the more disciplined para mapatunayan nilang pang championship talaga sila. Tingin ko yung malakas yung Onik dahil sa yung mapalit-palit ng player nila. Parang sobrang flex nila lahat tsaka sobrang disiplinado nilang team. Tingin ko siguro para gawin namin din na pag-farming H2 para mahirapan silang lahat. Message ko kay Kyrie, good luck sa atin and bigyan natin magandang laban yung mga viewers. And then good luck sa Onik PH. Kailangan natin parehas. Message ko sa buong NXP, good luck sa inyo. Galingan natin. Message ko H2, galingan mo tsaka good luck sa atin. Tsaka asiman mo lang kasi hindi naman sa lahat ng sitwasyon kahit yung pag-asim mo. Dalawa sa pinakababait na manlalaro sa ating MLBB, Kyrie at H2 talaga nirerespeto. Sabi nga ni H2 na ang biggest threat with Onik is the flexible lineup. Yes. Then how will next play adjust to that? I agree kasi yung si Kyrie